What's up? It's Will I Am. Taboo. Apple D App, and we the Black Eyed Peas. Sa panahong naikipagsabayan ang hip-hop sa iba't ibang genre ng musika noong 90s at early 2000s, sobrang uso noon ang mga tugtugan na gangsta, mga hip-hop groups o solo artist na nakafocus ang lyrics ng mga ito sa may kinalaman sa kaguluhan, sexual, masasamang bisyo at mga pag-abuso. Pero isang grupo na kinabibilangan ng isa nating kababayan ang naghihikahos at hindi nabibigyan ng pansin dahil sa kakaibang estilo ng mga ito ang biglang pumasok sa mainstream. Noong 2003, taglay ang mga awiting Where Is The Love, Let's Get Started, Shut Up, Don't Lie, at marami pang iba na malayo sa liriko ng mga nauusong gangsta rap noon ay nakafocus ang mga ito sa political at socially conscious lyrics na nakatulong sa kanila para suportahan at mahalin ng kahit mga taong hindi mahilig sa ganitong tugtugan. Mga awiting tatak Black Eyed Peas. Naaalala ko dito mga idol, ang kaibigan ko sa Dubai na si Usman na ang tawag namin ay si Kutiman na laging takam na takam sa dinuguan. Lagi niya itong kinakanta pag tumatabi sa akin. Isang kanta ng Black Eyed Peas na gustong gusto niya pero hindi naman niya maintindihan kung ano ang sinasabi sa lyrics. Isang katunayan yan mga idol kung gaanong kaganda ang tugtugan ng Black Eyed Peas sa pandinig ng mga tao na kahit Tagalog na ang lyrics at hindi maintindihan ng iba ay kasama pa rin ito sa playlist ng karamihan. Ganun pa man, ang tagumpay at kasikatang tinatamasa ng Black Eyed Peas ay hindi naman nila nakuha ng overnight lang. Dumaan din muna sila sa sarisaring hamon ng buhay, mga pagsubok na mas nagpatibay at naging inspirasyon para sa pag-abot ng kanilang pangarap. Halika at ating kilalanin ang Black Eyed Peas. Paano sila nagsimula? Gaano nga ba kasumikat ang grupong ito? Nasaan na sila ngayon? Talakayin nating lahat yan pagkatapos ng ating intro. Maraming salamat mga idol! Welcome to Black Eyed Simulan natin ang kwento sa ating kabayan na si Alan Pineda Lindo na ang ama ay isang African-American airman na nakabase dati sa Clark Air Base. Pero kasama ang palad mga idol, iniwan siya nito ilang araw matapos siyang ipinanganak ng kanyang pinay na ina. Sa murang edad ay namulat si Alan sa hirap ng buhay hanggang pinalad siyang makasama sa mga natulungan ng The Pearl S. Buck Foundation na isang organisasyon na naglalayong mabigyan ng maayos na buhay ang mga inabando ng anak ng mga Amerikano. Ang nakuha niyang sponsor ay ang abogadong si Joven Hadgens na dinala si Alan sa US sa edad na 11 taon. At dito nga mga idol ay tinulungan din siya nito para ipagamot ang kanyang may mga problemang mata. Kalaunan mga idol ay tuluyan ng kinupkop si Alan ng kanyang sponsor. Kaya sa edad na 14 ay tuluyan ng nanirahan si Alan sa Amerika. Hindi siya gaanong nakakapagsalita ng English noong panahon na yon, pero ang hilig nito sa breakdancing ang naging daan para makilala at maging kaibigan nito si William James Adams Jr. noong 1989 na may parehas na passion sa pagsayaw at pagkanta. Sumali sila sa breakdancing group na Tribal Nation kung saan ay dito na ginamit ni Alan ang kanyang alias na Apple Diap. Ganon din si William na tinawag naman ang kanyang sarili bilang Will 1X. Noong matapos sila ng high school ay nagpatuloy pa rin ang magkaibigan at nagsimula ng bumuo ng kanilang sariling grupo na tinawag naman na Atban Clan. Ang salitang Atban mga idol ay may ibig sabihin na a tribe beyond nation na ginamit ng magkaibigan bilang respeto sa kanilang unang grupo na Tribal Nation. Sumali sa kanila ang iba pa nilang tropa na sina Dante Santiago, Mokey Mok at DJ Motive 8, at hindi nagtagal ay nakuha nila ang pansin ng rapper na si Eazy-E na naging daan naman para makapirma sila sa Ruthless Records. Nagkaroon sila
sila ng album dito na tinawag na Grassroots, pero sa kasamaang palad mga idol ay hindi ito na i-release dahil umano sa problema sa marketing. Isa pa mga idol, ay mas focus ang Ruthless Records sa mga violenting style ng gangsta groups, kaya hindi malaman ng kumpanya kung ano ang gagawin sa Atban Clan na isang peace-loving at breakdancing group. Ang kaisa-isang tao na naniniwala sa kanilang kakayahan ay si Eazy-E, pero sa kasamaang palad mga idol ay namatay ito dahil sa AIDS noong 1995, kaya tuluyan na silang itinapo ng Ruthless Records. Nasundan na rin ito ng pagsuko at pag-alis ng kanilang mga kaibigan sa grupo, kaya naiwan dito si Apple Diap at si William. Sa kabila ng matinding kabiguan ay hindi naman nagpatinag ang dalawa. Nanindigan ang mga ito at naniwala silang balang araw ay maaabot nila ang kanilang pangarap. Dito ay nagpalit ng muli si William ng bagong alias. Nagsimula na dito na tawagin niya ang kanyang sarili bilang Will.i.am at nagbuong muli ang magkaibigan ng panibagong grupo na tinawag na Black Eyed Pods, na kalaunan ay ginawa na ngang Black Eyed Peas dahil itinulad ito ni Will.i.am sa kanyang impluensyang banda na Red Hot Chili Peppers, na kapwang kinuha ang pangalan sa totoong pangalan ng pagkain. Isinali nila dito si Jamie Gomez, o mas kilala sa tawag na Tabo, na nakilala naman ng dalawa sa breakdancing club sa Ballistics. Mas pinili ng banda na manatili sa sarili nilang style ng musika na malayo sa uso noon na gangsta. Naging kakaiba din ang mga ito dahil hindi katulad ng ibang hip-hop groups ay mas pinili nilang mag-perform na totoong banda ang tumutugtog sa kanilang likuran, at sinabayan pa nila ito ng kakaibang style ng pananamit. Nagpatuloy lang sila mag-perform sa iba't ibang parte ng Los Angeles, hanggang isang araw ay dumating ang swerte sa mga ito. Napanood sila ng dalawang estudyante na nag-e-intern o parang nag-OJT yon mga idol sa mga record labels. Sa pagbalik ng mga ito ay nagdala ang mga ito ng representatives ng mga kumpanya para mapanood ng personal ang Black Eyed Peas, at dito nga ay nakapirma ang grupo sa Interscope Records noong July 1997. Kinuha ng mga ito si Kim Hill para sa backup vocals, at na-release noong June 30, 1998 ang kanilang debut album na Behind the Front. Sinunda nila ito ng halos 2 taong tours para magpakilala at madagdagan ang kanilang fanbase. Gusto ring patunayan ng Black Eyed Peas na hindi lang pagiging violente ang paraan para makabenta ang isang rap o hip-hop music. Noong September 26, 2000 ay na-release ang pangalawang studio album na Bridging the Gap, na naging pinakahuling album na kasama si Kim Hill dahil umalis na ito noong 2001. Pinalitan ito ni Stacey Ferguson, o mas kilala sa tawag na Fergie. Dati itong cast member ng TV program na Kids Incorporated, at miyembro din ito ng teen pop band na Wild Orchid. Sobrang kabado ito na maging kapalit ni Kim dahil umano ay minahal na ito ng fans ng Black Eyed Peas, pero sa karagdagan ni Fergie ay nabago ang takbo ng karera ng banda. Sa pangatlong album na Elepunk na inirelease noong June 24, 2003 ay naging instant superstars ang Black Eyed Peas sa iba't ibang parte ng mundo. Sa tulong yan ng mga singles na Where Is The Love, Shut Up, Hey Mama, at Let's Get Started. Agad itong nag-number 1 sa UK at number 14 naman sa Billboard 200. Na certified din ito bilang 2x platinum ng Recording Industry Association of America, at bumenta ng mahigit sa 7 milyong kopya sa buong mundo. Nakatanggap dito ang Let's Get Started ng 3 nominasyon sa Grammy Awards bilang Record of the Year, Best Rap Song, at Best Rap Performance by Duo or Group na naipanalo ng banda. Hindi rin katulad ng ibang hip-hop group ay hindi natatakot ang Black Eyed Peas na makipag-team up sa mga hindi hip-hop artist, tulad na lang ni Justin Timberlake na nakasama nila sa kantang Where Is The Love, na ayon pa nga kay Tabu ay isa ito sa naging dahilan ng pagputok ng kasikatan ng naturang kanta, dahil kainitan pa noon ng issue ng nangyaring breakup sa pagitan ni Justin Timberlake at Britney Spears. Sinunda nila ito ng malawakang Elepunk tour sa Asia, Europa, at Africa. Noong May 25, 2005 ay na-release naman ang pang-apat na studio album na Monkey Business, kabilang ang mga singles na Don't Punk With My Heart, Don't Lie, My Humps, at Pump It. Andito rin ang kinagiliwan ng maraming bebot.
Sumalo ito sa number 2 ng Billboard 200 at number 1 naman sa hip-hop albums ng UK at US. Na-certified ito bilang 3 times platinum at bumenta naman ng mahigit sa 10 milyong kopya sa buong mundo. Noong June 3, 2009 ay na-release naman ang panglimang studio album na The End o The Energy Never Dies, kung saan kabilang ang mga singles na Boom Boom Pow, I Got a Feeling, Meet Me Halfway, Ima B, Rock That Body at Missing You. Muli itong naging success at na-break pa ng Black Eyed Peas ang record noong tumagal ang mga kantang Boom Boom Pow at I Got a Feeling sa number 1 ng Billboard 100 ng 26 na linggo. Noong 2011 ay bumenta na ito ng mahigit sa 11 milyong kopya at nakatanggap din sila dito ng 6 na nominasyon sa Grammy Awards. Noong November 26, 2010 ay na-release ang pang-6 na studio album na The Beginning. Kabilang dito ang mga singles na The Time, Dirty Beat, Just Can't Get Enough, Don't Stop the Party at Whenever. Pero bumaba na dito mga idol ang kanilang popularidad. Pumalo ito sa number 6 ng Billboard 200 pero bumenta na lang ito ng 800,000 copies sa US. Nasundan na muli ito ng malawakang tours at iba't ibang projects tulad ng pagiging isa sa tatatlong artist o grupo na nakapagtanghal sa Super Bowl Halftime Show at Grey Cup Halftime Show. Sa mga hindi nakakaalam, mga idol, ay sobrang aktibo din ng Black Eyed Peas sa mga charities, lalo na ang ating kabayan na si Apple De App na hanggang ngayon ay may aktibo pa rin Apple De App Foundation sa Pilipinas. Ganun pa man ay nasundan na ito ng pag-aanunsyo sa kanilang konsyerto noong July 6, 2011 na magkakaroon sila ng hiatus, at naganap nga ito matapos ang kanilang konsyerto sa Miami noong November 23, 2011. Tumagal ito mga idol hanggang 2015 pero pagbalik ng mga ito ay kapansin-pansing hindi nakasama si Fergie sa mga kantang inire-release ng grupo. Nakasama lang nila ito sa bagong version ng Where Is The Love noong August 31, 2016. Pero yun na ang naging pinakahuli ng Black Eyed Peas na kasama si Fergie sa isang project. Hindi man inamin agad ng grupo na wala na si Fergie sa kanila, ay nakumpirma naman ito ng iba noong sinabi ni Will.i.am na hindi kasama si Fergie sa pangpitong album. Sa halip ay isinabi ng mga ito si Jessica Reynoso na mas nakilala sa tawag na J-Ray Soul bilang bagong female vocalist, pero hindi ito ginawang opisyal na miyembro. Kung matatandaan nyo mga idol, ay nasa team nga ito ni Apple De App at isa sa finalist ng The Voice Philippines Season 1 na i-release nila ang pang-7 studio album na Masters of the Sun Volume 1 noong October 26, 2018. Kabilang dito ang mga singles na Ring the Alarm, Constant, Big Love at Doppler. Nasundan pa ito ng pang-8 studio album na Translation noong June 19, 2020, kung saan ay ipinagtapat ni Will.i.am noong ipinopromote ng mga ito ang album na umalis umano si Fergie sa grupo dahil gusto nitong mag-focus sa pagiging ina. Sinigurado naman ni Will.i.am na mananatiling nasa likod lang sila lagi ni Fergie, at kung dumating umano ang araw na gustong bumalik nito sa Black Eyed Peas ay mananatili umanong bukas ang pinto ng grupo para dito. Samantala ay na-release naman nito lang November 11, 2022 ang pang-9 at pinakabagong studio album na Elevation na pwede nyo mapakinggan at bilihin ng direkta sa kanilang website. Sa kasalukuyan mga idol ay mayroon silang 9 na studio albums, 2 compilation albums, 2 video albums, 38 music videos, 1 extended play, 40 singles at 8 promotional singles. Nakabenta ang Black Eyed Peas ng mahigit sa 80 milyong records, kaya itinuturing sila na isa sa mga best-selling groups of all time. Pang-12 sila sa Billboard's 2000s Decade End Artist of the Decade Chart at pang-7 naman sa Hot 100 Artist of the Decade. Isa silang grupo na patunay na hindi mo kailangan maging katulad lagi ng iba at hindi mo kailangang sumabay lagi sa uso para mapansin at masabing in yung nababaliwala ang tunay mong galing at kakayahan, at hindi mo pinagkakatiwalaan ang sarili mong pamamaraan dahil madalas mong iniisip na mas mabuti pang kopyahin ang ginagawa ng taong hinahangaan o kinaiinggitan. Huwag kang matakot na maging kakaiba, dahil doon ka magtatagumpay sa sarili mong galing at sa mga bagay na komportable ka, at hindi sa mga bagay na ginagaya mo lang ang iba kahit na madalas ay nagmumukha na magtiwala sa sarili at sigurado magtatagumpay ka sa huli.
Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.